Walang balak ang Pilipinas na muling sumali sa International Criminal Court o ICC. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo niya. Ang ICC at magdaigdigan lupong na nag-iimbestiga sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero gusto raw maging maingat ng Pangulo, kaya ipinag-utos niyang pag-aralan na mabuti ang proseso ng investigasyon. Narito ang pagtutok ni Marie Sumali. The Philippines has no intention of rejoining the ICC. Ito ang malinaw na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa tanong kung sasali pa ba ang ating bansa sa International Criminal Court na nag-iimbestiga sa kampanya laban sa iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Ang desisyong ito na buo matapos niya raw makipagpulong sa mga miyembro ng kaniyang gabinete noong nakaraang Miyerkules, kasama si dating Duterte spokesperson Attorney Harry Roque. Sinasabi naman namin may investigasyon naman dito. At patuloy rin naman ang investigasyon. Bakit magkakaroon ng ganon? So anyway, para alam natin ang gagawin natin, if we will respond, if we will not respond, kung sakali man sasagot tayo, ano magiging sagot natin, or possible din, hindi natin papansinin dahil hindi naman tayo sumasa ilalim sa kanila. Gayunman, nais pa rin daw ni Pangulong Marcos na maging maingat, kaya dapat daw itong masusing pag-aralan. Sinabi ko sa inyo, pag-aralan nyo na mabuti yung procedure para tama yung gagawin natin. Baka ma-misinterpret yung ating mga ginagawa. Kaya maliwanagin natin kung ano ba talaga ang dapat gawin, sinong susulat, kanino, anong ilalagay sa sulat, etc., etc. Sa September 8 ang itinalagang deadline ng ICC para makapagbigay ng obserbasyon sa planong pagbubukas muli ng investigasyon sa drug war. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa paglulunsad ng Pinas Lakas Booster Vaccination Campaign sa Pasig City Sports Complex. Binati ng Pangulo ang Pasig LGU sa maayos daw nitong pamamalakad sa pagbabakuna. I am sure that with the visit of President Bongbong Marcos here in our vaccination site, mas marami pa pong mga Pasigenyo ang mahihikayat na magpabakuna, lalo na po yung mga boosters po natin. Target ng pamahalaang mabigyan ng unang booster shot ang aabot sa 23 million na eligible na individual sa buong bansa sa unang 100 araw ni Pangulong Marcos. Para raw matupad ang direktibang ito ng Pangulo, kinakailangan makapagbakuna ng 397,000 kada araw. Pero sa ngayon, umaabot pa lang na 185,000 ang nababakunahan ng booster shot kada araw. Kulang pa tayo, it's just about 50% pa lang. So kaya kailangan talaga mag-mobilize tayo, bababa tayo uli sa mga different areas so that we can mobilize our local governments para maipataas pa natin. We have done different strategies before kung saan hindi naman natin kinakailangan na maging mandatory ang pagbabakuna. Kailangan lang talaga we can be able to encourage better our citizens para magpa-first booster shot. Wala naman tayong ibang panlaban dito kung hindi ang vaccine. Wag na po nating antayin na dumami pa ang mga kaso. Sa aking palagay, kaya naman nating makontrol ito, kaya hindi na tayo magla-lockdown. Ipinaliwanag din ang Pangulo kung bakit niya vinito ang batas na magbibigay sana ng tax break sa mga poll worker nung eleksyon. We are trying to simplify yung payment ng BIR. Ngayon, kung lalagyan natin ang bagong kategorya yan, mas magkakaproblema baka yung iba, the red tape, makakain lang ng red tape yan. Pagka nagkumuha ka ng tax subsidy, hindi mo alam kung sino ang makakakuha. Dahil kahit yung hindi nangangailangan, nakakakuha ng subsidy. Hindi naman dapat sila bigyan. Ngayon, hindi ibig sabihin ito na kinalimutan natin yung ating mga election workers. Babalikan natin sila pagka nagka-eleksyon, edi titingnan natin sino ba talagang nagtrabaho. Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.